Raider 150 tumalo ng kanyang timing chain. Ano kaya ang mga na-damage? Kaya kalasin na natin to. Tingnan natin kung madadamage ba ang ipon ng kanyang bulsa. Well, dito sa ibabaw, uubusin natin kalasin to para maisabit ulit natin ang kanyang timing chain. Tanggalin muna natin itong mga anik-anik dito sa ibabaw and then yung kanyang cover. Pakita ko lang sa inyo na talagang hindi nakakabito. Pihitin natin dito sa may magneto. Ayan na nga. Oh, walang nangyari. Pihit tayo pa left kahit pa right. Ayaw talagang gumalaw ng kanyang ibabaw. Ayan oh, wala. Tuluyan na nga natin kalasin ang kanyang crankcase cover dito sa magneto side. 8mm na bolt lang yan. Pihit pa kaliwa. Iwasang lumiwi para hindi makaputol ng bolt. Hugutin ang cover, samahan ng konting smile, at magdasal na konti lang ang damage. Set aside natin ang starter gear at isunod na natin ang magneto. At syempre, kuhanan din natin ang nasa ibabaw, tanggalin na natin ang mga cover na itong camshaft. At syempre, tanggalin na rin natin ang cover ng kanyang timing chain. Kamayin lamang natin kapag maluwag na. Kung hindi kaya ng kamay, paahin nyo. Impakin natin ang nut sa magneto, bower ang gamit. PM nyo lang ang pinakamurang power tool sa mga naghahanap ng impact wrench na cordless at brushless. Kung number 14 ang bolts mo, siguradong putol to kapag trigger happy ang mekaniko mo. Kailangan na nating matanggal ang kanyang magneto para maikabit na natin ang timing chain. Meron tayong magneto puller, pihit tayo pa ganan, and then impakin ulit natin. Ayan! Lakas ang impact na yan, oh. Tuluyan na nga natin bunutin ang magnetong to para matanggal na natin ang starter wheel. Ayan, ito ang starter wheel. Bunutin lamang natin yan. And then, ala! Ayan na! Oh ha? Tanggal ang kanyang timing chain. Ito ay isasabit lamang natin sa kanyang ngipin. And then, after natin maisabit, dapat lahat naka-timing para hindi naman mag-umpugan ang mga pyesa dyan sa ibabaw. Tanggalin natin ang camshaft cover upang maitama natin ang lahat ng pagkakamali. Mukhang hindi ata naka-top dead center ito. Tanggalin muna natin itong timing chain. Check natin kung naka-top dead center ba ang piston. Bawa mag-umpugan itong mga to kapag hindi natin naitama ang lahat. Dapat tama ang sukat, tama ang timing. At dahil nasa taas na ang piston, naka-top dead center na, isabit na natin ang kanyang timing chain dito sa kanyang gear. Yan! After that, higpitan na natin ang kanyang magneto. And then sa ibabaw naman tayo pagkatapos nito. At pag sure na tayo, start tayo maya-maya lamang. Eto na nga at nakakabit na ang kabilang camshaft. Etong kanyang exhaust and then sa intake. Naka-timing din ang kanyang timing mark. Nakalagay sa edge. Ayan na nga yung may pintura. Nakita nyo dyan sa may katabi ng pipe. Nasa edge na siya. Ganun din sa kanyang intake. Double check tayo kung talagang umiikot. Naka-release na ang kanyang tensioner. Samantala wala pa ang cover ng kanyang chain. Eto, double check tayo kung talagang sasabay ang ibabaw kapag pinihe. Tingnan natin ang timing mark. Nasa letter T. Ayan, dyan sa may butas na yan. Letter T. Alright, testingin natin kung gagana at uubra ang ating mga ginawa. Medyo malalim ang butas ng spark plug neto dahil wala tayong compression tester, gamitin natin ang pamakyong finger. Yan. Tingnan natin ang pressure ng compression. Ayan. Kung meron, iwasan mo lang maipit sa chain dahil may iwan niyang finger mo dyan sa camshaft sprocket. At kung hindi maabot ng iyong pamakyo ang G-spot ng motor na ito, gumamit tayo ng ibang technique. Ayan, extension. May compression tayong nakapa. Kaya, alright na to! Alright! Heto na nga, tumandar na ang kaninang hatak-hatak ng ating repa. Ayan. Kumalas ang kanyang timing chain at eto na nga, tumandar na. Alright na to. Pakita ko sa inyo kung anong ginawa talaga. J&M Racing Product, Motaro Motorcycle Accessories, Immortal Motobag at ng Prime Lube Advatec for Manual Automatic Transmission. At ito ang tunay na kaganapan. Binulot natin ang ibabaw dahil duda tayo na baka bumaluktot ang kanyang balbula dahil nga pinaandar nila to at bigla na lang kumalas ang kanyang timing chain. Ayan. So dito ay nakita natin na medyo may gasgas pero kaya pa naman.
And then ganito ang technique na ginawa natin. Hindi kasi pwedeng magkabali-baliktad ang mga shim, dapat may tatak. Chinek na rin natin ang kanyang mga camshaft, yung lobe niya kung marami bang damage o may gasgas. Eto, minimal pa naman, kaya pa to ng laway-laway at dasal. And then nakita natin na talagang bagong linis ang kanyang piston. So sila na rin ang gumawa niyan. And then, dinouble check lang natin kung talagang top dead center. At dito na nga ay bagong tensioner.